Yo, what's up mga kalaba? Welcome back sa ating YouTube channel. Welcome back sa ating panibagong vlog at panibagong content. So, ito nga, nandito tayo ulit sa sakyan at magang-maga, time check tayo, alas 5 na ng imidya ng umaga. At galing nga tayo sa Bicol International Airport, may natin ulit tayo. So, update ko lang kayo kung ano mga pangyayari at ano ang mga pagbabago ulit sa daan para updated yung mga ating mga kababayan na kung saan mapunta dito sa Bicol International Airport or mapadaan dito sa ating dadaanan. So may mga ilang pagbabago kasi ako nakita dyan at nagulat nga ako. Mamaya i-reveal natin mamaya dun sa susunod nating video. Right, so stay tuned lang at huwag kayong alis at kikita-kita ulit tayo mamaya. Alright. Yun, magandang umaga mga kalaba, dito lang tayo sa palabas no ng Bicol International Airport at nagsa-sunrise na nga, nakikita niyo yung araw, yan ay sunrise. So medyo foggy, medyo mahamog no dito sa lugar na to at walang kahangin-hangin ano? Palabas na tayo at mag-ano na tayo, mag-update lang din tayo sa mga dadaanan natin kasi last na punta ko dito mga kalaba is July pa no, so medyo matagal-tagal rin ng konti at may mga ilan nga akong nakitang mga pagbabago naman, nagulat nga ako dyan sa kalsada na kung saan nga dati okay na yan, may mga ilang mga inaayos na naman, so hindi natin alam kung ano naman nangyari sa kalsada dito no, sa may area ito ng barangay ano Peña Francia at ng barangay Tabon-Tabon, yan ang ano talaga, so mga ilan sa mga pagbabago dito, kaya kung kayo ay galing ng Daraga at galing ng Sorsogon going to Manila, possible na magka ano talaga, although dyan sa may barangay Peña Francia mga kalaba is two-way naman siya, nasa gitna yung inaayos na kalsada. So okay naman, kailan magdahan-dahan kayo at mahirap na no na mabulaga kayo dyan sa may inaayos pa na kalsada dyan. So dito sa may parte ng Tabon-Tabon may one way pa rin no, yan dito sa lugar na to makikita natin dyan yung ano yung inaayos dito. Matagal-tagal na rin, hindi pa rin talaga tumaayos-ayos oh. Yan, nakita ninyo na naka-stop yung nasa unahan ko at doon sa kabilang dulo sa kabila ay eh, naka-stop din going to Daraga, kaya one way yun. So dito malamang-lamang sa kung maya-maya nito rush hour, magta-traffic talaga to dito, kaya expect na ninyo, huwag kayo magtaka pag kayo ay napadaan dito pag sa ganitong oras magkakaroon ng traffic. Right, so yan ang mga pagbabago. Magugulat kayo dito kung kayo ay bago pa lang mapagawi sa lugar na ito mga kalaba. Hindi natin alam kung bakit nagkaroon naman ano, matagal naman ang hindi naayos to, kung anong ginagawa ng mga nagtatrabaho dito. So tingnan lang natin kung gano'ng kahaba itong one way dito. Yan, actually hanggang hindi ko alam kung hanggang anong barangay ang sakop nitong inaayos dito no. So yan, nagkakabuhol-buhol na dito ang galing sa Sorsogon ng mga sasakyan, kaya nagkakaroon ng ano traffic. At so sa una-unahan titingnan natin kung ano ang ano pa pangyayari. Basta dito yan, sa may parte ito ng barangay Tabon-Tabon. So pag kakaanan ka, galing ka ng Daraga going to Bicol International Airport, yan one way ha, one way. Kaya magdahan-dahan lalo na kung gabi kayo dadaan dito para maiwasan ng mga aksidente. Talagang ano mahirap na. Nakikita ba ninyo no? Nakikita ba ninyo? Yan.
sa unahan naman nga sa may para kay Peña Francia ay nagkakaroon, mayroon naman doon na two-way naman, no? So okay lang doon dahil nakakalusot naman ang sasakyan, pre-flowing naman. Dito naman tayo sa papuntang Island Park, no, sa Barangay Stanza tayo dadaan. So dito, ni-recommend ko nga sa inyo kung galing kayo ng Sorsogon, mas mainam na dito dumaan or doon nga sa kabila, sa may Mayon going to Taisan hanggang Legazpi City. So makakaiwas talaga kayo sa traffic. Kaya kung wala naman kayong importanteng dadaanan dito sa may area ng Daraga, mga kalaba. Alright. So yan nga, umagang umaga, medyo ma-fuck. Alam ko may mga nagsusunog dito kasi basta fog talaga to. Wala, hindi naman to galing sa usok, stagnant. So ganito talaga nung isip na dito pag umaga, lalo na kung pa December na, masyado ng foggy. Usually talaga dumadaan pag galing na ng Bicol International Airport kasi nga dito na malawak na, 4 lanes na yung kalsada. Relax ka na lang. Sasalubog din naman tayo, malamang papunta din yun ng Bicol International Airport, no? So kung kayo naman ay mapagawi, lagi ko may mga ano nga tayo dito, vlog yan sa kaliwa ng yung screen, may farm print na nakalagay dyan. So pupunta din yan sa isa sa mga tourist spot dito sa Daraga. Yan, yun din yung pasyalan yan, dyan pwede kayong dumaan. Dire-diretso na po, wala kayong kaliligawan dyan. Pero dito tayo, sa Highland Park tayo dadaan. Diba? Ang ganda, mga kalaba. So mamaya-maya, check naman natin doon kung ano naman ang sitwasyon doon sa may Highland Park areas. Gawin maulan dito mga kalaba, mga matagal din ang ulan, hindi ko lang alam sa ibang lugar ng Albay or Bicol ay umulan din. Basta dito sa may part na Legazpi din Daraga, maulan kagabi. Yun ang pattern dito, kung hindi man hapon, gabi siya umulan. So gano'n na talaga, ulan season na. So paako na ito ng konti mga kalaba dito. Kitang kita naman ninyong malinis. May ilan lang tayo mga nasa salubong ng mga sasakyan, makalinis ng kalsada. Walang ka, halos tayo basta sa nakasalubong. Punta ng airport yan. Diba? Lawak dito. Maganda na kalsada. So kung kayo ay may planong mag road trip, yan, dito kayo pumunta. Napakalawak ng kalsada. So yun nga, sa puntong ito, nandito na tayo sa may party na ng Barangay Stanza sa may Highland Park. Kalaba, pataas na tayo. At pagsisilayan nga natin yung sunrise na napakaganda. Yo! Yan. Yan.
kita na natin ang sunrise. At dito naman kitang-kita ang Mount Mayon Volcano. Wow. Dito tayo. Ganda. Yun mga kalaba, dito lang tayo sa sentro ng Legazpi City. At mapapansin niyo na medyo maluwag pa na daloy ng trapiko. Pagkasensyahan niyo yung ano ng araw, no? Natapat tayo para mapunta na tayo sa langit. Ito na yung daan, no? Kung gusto niyo sumama, joke. talagang sentro-sentro to, no? Itong ano na to, medyo maano kung wala kang visor or pangharang, talagang sa init. Ito yung pinakaano ng araw pag umaga dito. Ayan, mag-ingat yung ating mga motorista. Ayan. So dito na nga tayo doon sa may ano, pina-vlog ko dito na may traffic scheme. Sa mga oras na ito, no, wala pa ng mga traffic. So maya-maya, mga 6:30 hanggang 8 ay medyo busy na tong daan na to. So right, yun lang at maraming salamat ulit sa inyong pagsama at pagtapos sa video na to. Sana ay nakapag-subscribe na kayo. Sana nagustuhan rin tong vlog na to, content na to. So kita-kita ulit tayo sa susunod na aking vlog. At patuloy niya po akong suportahan. At huwag kalimutan lagi at pag-subscribe. And suportahan niyo rin po ang aking FB page, mga kalaba, no? Kung kayo ay mapadaan man sa Facebook, Pops Lab TV, no? At paki-follow na rin po. Thank you at yun lang, maraming salamat. Goodbye.